So kailangan natin magtiyaga sa training, mga kalapatid. Maaaring ito yung magdala sa atin sa panalo. Magandang umaga, mga kalapatid. Welcome back to my YouTube channel. So magandang umaga kasi nga ano ngayon, ang oras is 4:58 AM. Maghahagis ulit tayo. Doon nga sa hala-hala. Doon sa pinaghagisan ko noong isang araw. Bago ko sila i-basket o ilagay sa training box, papakainin ko muna sila kahit konti. Papakainin muna natin. Bago natin i-basket. Kahit umaga-umaga, kumakain yan, mga kalapatid. Gigil na gigil pa rin sa pagkain. Kahit mag-aalas 5 ng umaga. Seven! Mag-aalas 5 na umaga ngayon. Lalakas pa rin kumain. So, ibabiyahe pa nga sila, kaya ano, pinapakain ko kahit konti. So, dyan sila kumukuha ng lakas sa pagkain. Kaya ano, pinapakain ko sila bago ito. Kasi mahirap yung ano, yung walang laman yung tiyan. Ikaw yung ibiyahe at ano, at ito. Mainit ang ulo mo pagka ganun, di ba? So, kaya pinapakain ko sila kahit konti, tsaka pinapainom na rin. Kaya natin sila makainom. Saka natin ibabasket. Nilalagay sa training box. Yung inumin nila is plain water lang. Wala akong nilalagay pagka ganyang ibabasket sila. Kasi nga, baka isuka nila o masuka pa sila kapag may binibigay pa o may hinahalong vitamins o mga gamot sa tubig kapag itutos sila. So, konting patuka lang tsaka tubig, okay na yun. Ayan, babasket ko na, mga kalapatid. Hiniling ko na isa-isa. Marami nito. 80. Babalik ako kayo, mga kalapatid, kapag nahuli ko na lahat. So, tapos ko na nga sila yung basket. 16 ang kada isang basket. So ganun ulit, iiwan ulit natin sila ng patuka para pagdating nila meron silang kakainin. Tapos yung tubig nila is nilagyan na rin natin ng electrolyte. So dyan ako naglalagay ng electrolyte pagdating. Hindi yung bago ikarga. Ayan, lalagay na natin dito. So ayan, binuksan ko na lahat pati yung trapdoor. Para pag uwi nila, makapasok sila. Dati kasi nakalimutan ko. So pag uwi ko, saka ako palang nabuksan yung trapdoor. Ang tagal nila nag-aantay sa labas. So, kaya bago kayo malis, mga kalapatid, check nyo. So, ayun nga, yung ilaw is naipaliwanag ko na nung unang, ano, unang training toss. So, ayan. Kaya, ano, importante ang may ilaw. So, ayan, wala na sila lahat. Kinarga ko lahat. So, ano, binasket ko sila lahat. So, ayan, baba ko muna sila. So, time check muna, 5:37 a.m. Medyo maaga ako ngayon. Ayan, naibasket ko na lahat. Alis na kami. So tara, samahan nyo kami. Ihahagis ulit natin to sa ano, hala-hala. Dito na nga kami sa hala-hala. Dumating kami is 8:05. Ayan, papahinga ko lang na konti. Saka ako'y re-release. Ganda yung panahon dito. So maya-maya nga lang, ipapakola na natin to, mga kalapatids. So kailangan natin magtiyaga sa training, mga kalapatids. Maaaring ito yung magdala sa atin sa panalo. So, hindi nga ako kagad nagkakarga sa truck. Nagtotos muna ako ng mga 3 o 4 na tos bago ako magkarga sa truck. Mahirap kasi magkarga kagad sa truck, nagugulat yung ibon. Kasi nga yung mga kasama nila eh hindi pa marunong. Nagkakagulatan sa truck. So, kaya ginagawa ko, nagtotos muna ako ng mga 4 na tos bago ako sumabay sa truck. So, pagdating nga dito sa release point, eh hindi ko kagad pinapakawalan o i-release ang mga kalapate. Kaya nating mapahinga muna sila kasi pagod pa sila sa biyahe. So, bali pangalawang pakawala ko na nga pala dito, mga kalapatid. Dito rin sa lugar na to, sa hala-hala. So, yan, sinasanay ko nga sila dito sa 34 kilometers.
So kaysa mag 5, 10, 15, 20 ako, dito ko na kaagad sila inire-release sa 34 kilometers. So ang kagandahan ng pagre-release dito mga kalapatids, sa ganito kalayo, advance na kayo. Pwede nyo pang maunahan yung truck. Kasi nga, yung iba ginagawa 5, 10, 15, 20. So, ubus oras at ano, ubus pagod. Kung kaya namang umuwi ng ibon sa 34 kilometers. Kapag nga nagre-release ako mga kalapatids, sabay-sabay. So, hindi ako nagsisingle to sa mga kalapatids. Kasi nga, bukod sa ubus sa oras, ang ibon natin mga flak flyer. So, yung isa mo, kapag nirelease, pwedeng sumama sa marami. So, kaya hindi ako nagsisingle to sa mga kalapatids. Ang ginagawa ko kapag karera na is ano, per training box. O kapag kukunti na, pinakamaganda, na-release mga kalapatids, yung tatlo-tatlo. Tapos ang pagitan ng oras o minuto, 15 to 20 minutes ang pagitan pag magre-release ng tatlo-tatlo. So para sa akin, yun yung pinakamagandang ano, release. Kasi nga yung tatlo-tatlo is nagkakarera sila. Siguro pwede rin single toss. Sa tingin ko kapag ano, Tacloban o MacArthur na yung laban, pwede kong mag-release ng single toss. Pero sa ngayon ay hindi muna. Sabay-sabay muna sila. Hindi pa sila kailangan ni single toss. Ang ganda nga mag-release dito sa lugar na to, kaya dito yung lagi kong pinipili mga kalapatids. Itong party na to is Laguna. So pagtawid lang ng bundok is ano na, pagsanhan na. So dito sila uuwi, dito sa kanan. Ito yung pauwi ng Maynila. So kaya susunod na toss ko is pagsanhan na kagad. Kasi nga yung kabilang bundok nito is pagsanhan na. So, hindi ko na kailangan ano, mag-release pa ng siniluan o paunti-unti. So kaya susunod na release ko is pagsanhan. Dalawang release ako dito, mga tatlo. Dito sa halahala, tapos pagsanhan na. 8:30 ko na mga kalapatids. Papakawalan ko na, release ko na. So yun, napakawala na nga lahat mga kalapatids. So ayun na sila. So kaya ulit gagawin niya, iikot ng konti. Pero siguro alam na nila. Baka umano na yan, dumiretso na kaagad. So ayun nga, dumiretso na. Kasi nga, na-release na sila dito. So yun, diretso na kaagad. Kabisado na kaagad nila. Baka mabilis silang umuwi ngayon, baka nasusunod na release ko, pagsanhan na. Kabisado na kaagad yung lugar. So mga kalapatids, pagka mag-totos kaya kayo, lagi kayo magdadala nito ng pangkudkod, importante ito. So dito niya nga makikita kung condition yung kalapate nyo, hindi. Pag ganyan, dapat buo yung ano, yung dumi nila. So magdudunay tayo ng pataba. Dito sa bukid. Dito sa palayan. Nagdudunay tayo ng ano, fertilizer. Dutain nila. Ayun. So may mga kalapatids tayo na kasabay mag-release. Matagal sa kayo kuya? Tandang Sora, idol. Quezon City. Oo, Quezon City, Tandang Sora. So shout out kay RJ Dael at kay Gilbert Alejo. So ilang dala nyo ibon? 66. Ang dami rin ha. Anong club kayo ano? Kasali. NHPC. Tsaka yung kay bago ngayon kay Manny. ARPC. Lagi kayo dito nagre-release? Oo. Alaala. Malayo pa pala sila. Sige yeah, idol. Salamat. Thank you, thank you. Ingat ka. Ingat, ingat. Ingat lang dyan. Bakit sila tumigil? Idol daw nila ako eh. Kilala ka nila? Oo. Sabi si ex-makina oh. Hindi nga. Joke lang. So, tinext ko na nga si JJBK. Naghihintay na nga siya doon. So, sabi ko nga sa kanya, i-video niya ulit. So, mga kalapatids, kapag may bulate yung mga ibon nyo, madali nyo malalaman. Lalo na pagka yung nagtotos kayo. Makikita nyo dito sa mga dumi nila,
may mga itlog ng bulate. So pagka ganun, maraming bulate yung ibon nyo. So dapat nyo na silang purgahin. So kailangan na kailangan sila mapurga, lalo na kapag ganito nga yung nagte-training na kayo. Kasi pwedeng agawin ng bulate o yung mga sustansya na binibigay natin sa mga alaga nating kalapate. So mahirapan nga kayo mag-condition kapag ka nga may mga bulate yung mga kalapate nyo. So ligpita na mga kalapatid. Uuwi na kami. Ay kakain muna pala kami. Bago kami umuwi. Kaya maaga kami umalis. Kaya hindi na kami nakapag-albutan. So update ko kayo mamaya mga kalapatid. Pagka nag-text na si JJBK, kakain muna kami. So katatapos nga lang namin kumain, nag-text na nga si JJBK na nandun na daw yung mga ibon. So ito yung video niya. Panoorin nyo mga kalapatid. 907. Hala. Yan, natin po sila mga kalapatid. Yung ating mga warrior ni boss, nag-iikot na. Pati hala bitaw niyan boss. Halos sabay-sabay na rin dumating yung mga ibon ng ating boss. 907. Halos 30 minutes na mga kalapatid, binilipad ng ibon. Ano po mga kalapatid, bababa na po sila. Hala-hala, release 837. Dumating ang ibon 907. Ang bilis. Minamani na nila ang hala-hala, mga kalapatid. Yan. Pasukan na po sila. Okay. Nagdala muna na. Ang dami. Halos kompleto na to mga to. Na. Kape muna kami mga kalapatid. Nakita kami muna. Kape yan dito sa Lepilla. Dito ako sa DDP. So kami nga ay nagtape muna. Uuwi na talaga kami mga kalapatid. I-update ko kayo mamaya pag uwi kung ilan yung mga kumpleto yung mga ibon. So kakauwi lang namin galing hala-hala 12:27 kasi nga kumain pa kami at nagkape. So sabi ni JJBK ay kumpleto yung bilang niya 80 at nakauwi sabay-sabay. So wala nang nali katulad nung nakaraan. Kasi nung nakaraan tatlong batch ang nangyari. So ngayon sabay-sabay na sila. So ibig sabihin maganda yung pagkaka training nila. Kumbaga nakukuha na nila. Hindi na sila nangangapa. So dapat ganyan mga kalapatid kapag nag-toss kayo. Kaya yung kalapati nyo ay parang rumonda lang ay tsura. So hindi dapat stress. So kapag merong stress dyan o yung biglang tumamlay, ibig sabihin wala sa kondisyon yung mga kalapati nyo. So, pagkagaling sa training, paliguan para presko ang katawan. So yan lang ang video natin para sa araw na to mga kalapatids. Please like, comment, share and subscribe mga kalapatids. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. Keep safe and God bless mga kalapatids. Ingat!